Online jobs for beginners and newbies with no experience. O ito yung mga medyo madaling mga trabaho kasi hindi mo kailangan na sobrang daming aralin. Katulad ng kung digital marketing or development, web or app development for example, marami ka kasing kailangan aralin doon. Ito yung hindi mo kailangan sobra ng rigorous training and studying to get started. Kaya sako talaga kung gusto mo mag-transition into freelancing o mag-start ng iyong online job. Ang tawag ko nga dito sa mga tasa to no-brainer tasks. O, kasi madali talaga siyang gawin. No? What's up everybody, Carlos Obado here and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. So, start tayo. Number one, data entry. Marami kasing mga small businesses and even yung mid-size na businesses naghahanap ng mga nagde-data entry o nag-i-input ng data. At maraming scope din yan. Yung iba, galing sa data mining. So, halimbawa, for SEO, kailangan nila ng mga tao na mag-mine ng data all over the web. So, meron kalang research. I-research mo yung mga websites, tapos kukunin mo yung mga tamang detalye. At i-copy and paste mo sa spreadsheet. So, isang form ng data entry yun, no? And actually, data mining, no? Sa, yung mas basic pa na form ng data entry is yung literal na copy and paste. Meron silang bibigay sa'yo na let's say, directory, tapos i-transfer mo yung data sa isang spreadsheet. So, yun, kaka-copy and paste mo siya. So, personally, na-try ko rin to dati, lalo nung first job ko as an SEO virtual assistant. Pero parang, in a sense, parang general VA din yung dating ko. No? So, kahit ano yung paggawa sa akin ng client ko, ginagawa ko. And big part din kasi ng SEO is yung pag-data mine. So ako yung nagre-research ng mga websites para kukontakin din namin for backlink outreach. So siguro sa lahat ng mga na-data mine ko at na-data entry ko na website at pati contact na rin kasi lahat ng process kaya sobrang ganda ng experience ko dun pati sa SEO. Pag-contact sa nila via email. Siguro more or less, between 700,000 to 1 million websites na yung mga nagawa ko na ganun. And actually, isa to sa pinaka-ayokong task. Kasi sobrang boring ito. No-brainer task nga no? Copy and paste ka, re-research ka, copy and paste. Yun yung ginagawa ko maghapon. Merong mga weeks na ganun lang yung gagawin ko. O even months pa nga, no? Kaya umabot sa ganun, no? 700 to 1 million websites. So, ang dami kong nakita, no? Kaya medyo gumanda yung experience ko pagdating dun sa pagtingin ng mga websites. Pero yun nga, hindi siya kailangan ng rigorous training, no? Unlike sa digital marketing, di ba? Dahil pa pag-aaralan dun eh. Paano mo pakikitain ng pera yung client? Paano mo mate-10x, 5x, 15x, 20x yung sale nila? Dito, wala. Bigyan ka lang ng gantong instructions. Tapos, sige na. Go na. Copy and paste ka na ng copy and paste. No? Ganun siya kadali. So, yung pangalawa natin na online jobs, itong transcriptionist. So, itong transcriptionist, medyo no-brainer din to na task kasi bibigyan ka lang ng, let's say, audio file o kaya ng podcast type.
na kailangan mo lang siyang i-transcribe, kailangan mo isulat yung pinag-uusapan sa podcast o yung sinasabi sa, let's say, audio file. Meron tong isang side na medyo kailangan ng rigorous training, lalo na dun sa mga medical transcriptionist, no? Kasi may mga terms na ginagamit yung mga doktor na kailangan mong maintindihan bago ka makapag-transcribe. So, yung mga nurses natin dyan o yung mga nag-pre-med, yun yung isa nyong pwedeng gawin, no? Ang training niyan siguro mga 3 to 6 months. And kadalasan talaga required nila is pre-med. Kasi nga yung sa medical terms na gagamitin yun, no? So, isa yan sa pwede nyong pasukin. Medyo maganda-ganda rin yung bigay ng mga yan, no? Maganda-ganda yung kanilang hourly rate. Yung third na online job for beginner, itong telemarketer. Okay, so, yung mga galing sa call centers dyan, alam nyo na yan. Kasi sa mga call centers, meron din telesales, no? O telemarketing. Minsan, binibigyan ka ng list ng contacts, tapos tatawagan mo sa isa para magbenta. Ito, ayoko rin tong job na to kasi minsan cold calling yung ginagawa, no? So para sa akin minsan stressful yung ganyan. Although may kilala ko na sa call center nagwo-work tapos telemarketing yung ginagawa niya. And marami rin na mga small businesses ang naghahanap niyan, small and mid-sized businesses sa ibang countries and sa US. And katulad ng setup ng mga call center, meron din kayong mga call tracking at call recording para meron kayong accountability na check yung mga recorded calls nyo. Ganun din yung setup sa freelancing. Pero dito kasi, since wala ka ng middleman, mas nakukuha mo yung rate mo na mas maganda kumpara sa call center. Sa call center kasi, ang middleman mo yung mismong company. Diba? Sila yung kumakausap sa business. Sila yung nagkuklose ng mga sales o ng accounts. So, binibigyan ka lang nila ng portion ng binabayad sa kanila. So, dito, pwede kang rumekta dun sa business owners. Ito, appointment setter. Ito, number 4. Very much related na yung dalawa eh. Sa appointment setter naman, basically, ikaw yung mag-set ng appointments dun sa potential client o leads at saka kay closer. So, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, real estate agency. So, meron silang lead generation na tumatakbo. Tapos pagpasok ng mga leads, ang mangyayari, yung appointment setter, sila yung kukontakt dun sa mga leads. Via phone, via email, o kung meron din silang SMS channel, pwede rin dun. And then, meron niyang booking platform, appointment booking platform. Like, ang pinakasikat, di ba? Isa sa pinakasikat is Calendly. Ibibigay sa'yo yung details niyan. Ikaw ngayon yung magse-set ng appointment. Tatawagan mo si lead. Eh, hey, you sent us a quote request. Ganyan, blah, blah, blah. Tapos yun, tatanungin mo na kung are you available on Wednesday or Thursday. Ganyan, blah, blah, blah. Tapos pag nag-agree na kayo, yun, ililista mo na at ibubook mo na yung appointment para yung closer nyo, alam niya na, nakasync na sa mga calendar nila yon. So, sila closer, wala na silang gagawin, kundi mag-close na lang na mag-close. Kasi, time-consuming din yung appointment setting eh. Okay? So, meron ding ibang strategy. Let's say, sa LinkedIn, dun sila naghahanap ng leads. So, kasama na yung lead generation tsaka appointment setting. So, sila na yung maghahanap ng leads. Tapos, pag meron ng hot lead, sila na rin yung mag-i-initiate para mag-set ng appointment sa closer. So, again, hindi rin siya ganun kahirap. Hindi mo kailangan ng sobrang madaming pag-aaralan, di ba? Kasi usually naman, pag established na si company, may mga scripts na yan. Ipa-follow mo na lang. Okay, so yung next natin, medyo related pa rin dyan. Ito, si
Customer service representative. Yung sa call centers, marami na rin ganyan, no? Alam naman natin yan. Maraming mga accounts na ganyan sa call center. So, ano ka? Parang technical support o support ka ng isang product o service. Yun yung trabaho mo dyan. So, pag may mga tanong sila, di ba sa call center, kunyari, account mo is about sa TV, let's say Sony, ganyan, no? Hindi maintindihan nung Amerikano kung paano na pagaganahin yung TV. Kumisan for dumb reasons, di ba? So, andun ka para tulungan siya dun sa mga kanyang concerns dun sa TV. So, ganyan din dito, no? Pwedeng product-based o pwedeng service-based yung customer representative. So, hindi rin siya ganun kahirap na work kasi yun, naalamin mo lang naman yung specific product, diba, kung paano siya gumagana at meron ng mga scripts yan eh. So, parang ganun yun. Sa call center pa rin, no? Related tong customer service representative. Yung iba sa chat, no? May ganun, no? Yung iba sa nakikita ko dyan sa mga hosting companies. So, pag may issue dun sa hosting, may magsasubmit ng ticket. So, yun. Kayo yung magre-reply. O kaya kung may chatbot, may nag-inquire, yun. Kayo yung sasagot ng mga inquiries. Yung mga SaaS, nakikita ko rin yan. Marami. Anything under the sun na kailangan ng customer support. Yan yung trabaho ng customer service representative. So, yung next natin is yan. Game tester. Yan, napakasarap naman ng trabaho na yan. Actually, yung isang best friend ko na nasa Japan, yan yung trabaho niya ngayon, no? Andali lang, di ba? So, palaro-laro ka lang. Tapos, i-report mo lang kung may mga problema, kung may mga bugs. Kasi di ba, sa mga games, may mga versions yan, may mga release, di ba, and updates yan. So, ang ginagawa dito, pag meron silang bagong release na hindi pa napapublic, yung mga game testers, sila yung naglalaro ng games at naghahanap ng mga bugs. And pag may nakita sila na any issue, any problem, any bug, i-report nila yon para maayos kaagad ng mga game developers. So, yan yung phase bago i-public release yung version na yon. So, may pagka no-brainer din, di ba? Pero ang requirement din is maganda, gamer ka rin. So, yun. So, kung gamer ka, maganda rin tong trabaho na to para sa'yo. Yung next naman natin, eto, number 7, proofreader. So, dito naman, kailangan, syempre, maganda yung comprehension mo sa reading. Hindi pwede na magpo-proofread ka, tapos medyo sablay yung English mo, pati yung grammar mo. So, other than that, wala naman siyang ibang heavy requirement. Actually, sa school na natin, di ba, kasama na yung English. Second language na natin yung English eh. So, hindi ko makita na sobrang mahirap yung transition mo kung magpo-proof reader ka. Siyempre, big bonus pagka mahilig ka na magbasa. Diba? At inclined ka into English. Ayla siya. At check mo. For example, author yung ano mo, client mo. So, ipapacheck lang kung may mga error yung mga nakasulat dun sa libro niya. O kaya, sa content writers, yan, merong taga-proofread niyan kung may mali ba sa grammar and etc. So, ganun lang yung trabaho ng proofreader. Yung next natin is yung eto, ESL teacher. So, ayun, dahil nga second language yung ating yung English sa atin. Marami dito is ESL teachers, no? So, meron din yan mga online jobs na yan yung ginagawa nila. At maraming companies na nag-hire niya kasi nag-o-open up na lalo yung ibang mga countries na mag-aral ng English. We know that. Ako alam ko personally from my friend na handling Korean and European accounts. Yung mga Koreans, they are getting, ito,
for the past 10 years, no, they are getting more and more into studying English. Pati yung European na countries na dati ayaw mag-aral ng English, like Spain and France, for example, kasi sobrang may pagkamataas yung tingin nila sa kanila, no, sa sarili. So, ba't ko pag-aaralan yung English, no? Kumbaga, sila mag-aral ng French o sila mag-aral ng Spanish. May pagkaganon sila, no? Pero, nawawala na yan, no? Hindi na ganyan yung senaryo. Ang lakas ng ESL teaching. So, nakikita ko dito, usually, medyo personable, eh. Yun yung requirement nila, no? Tsaka, syempre, okay din sa English. So, tsaka matsaga ka rin magturo. Kasi marami dyan yung may pagka-conversational. So, bukod dun sa technical grammar, merong kayong sessions doon na mag-uusap lang kayo in English. Oh. So, conversational dapat yung ESL teacher. So, number 9. To. Ayan, General VA. Ayan, ginawa ko yan. Yan yung unang gig ko actually. Pero more on SEO yung ginagawa naman namin. So, which is yun talagang gusto ko na gawin. Nagkataon lang na yun, pag may iba siyang gustong ipagawa, ako na rin yung gumagawa. So, parang anything under the sun, pwede niyang ipagawa sa'yo. So, ito naman, medyo ang requirement lang dito, medyo savvy ka online. No, kasi, pwede kang batuhan ng data entry, pwede kang batuhan ng research, pwede kang batuhan ng task na ikaw yung sasagot sa mga emails. So, ganun. So, medyo may konting, hindi lang konti pala. Kailangan talaga savvy ka. At maayos din yung reading comprehension mo. Meron din ako naging ganyang client sa Upwork, no? Isang business owner. Taga, I think, noong time na yon sa Malta siya nakatira yata. So, mukhang ano, nomad siya, no? Travel siya ng travel. So, yun yung kailangan niya na mag-assist dun sa mga ganung mga tasks. Pero yun, hindi rin siya ganun ka, like, kung kukumpara mo, let's say, sa app development, di ba? O sa developer in general, kailangan pa mag-aral ng totally new language, eh. Di ba? Para makapag-code ka, eh. Or sa yung ginagawa ko, yung digital marketing, no? Ang dahil mong kailangan pag-aralan, eh. So, kumpara doon sa mga yon, madali pa rin siya. Yung last natin is ito. Writer. O yung copy. Copywriter na rin. I put them in the same category. Ito, kung mahilig ka rin magsulat, bagay sa ito, no? Na-try ko na rin to. Actually, ito yung isa rin sa pinaka pinaka hindi ko gusto kasi hindi talaga ako writer, eh. Yan nga yung aking weakness, eh. Pero I can imagine many of you inclined sa writing. So, sakto to sa'yo, no? So, ang dami niya, no? Lalo sa SEO, sa pag-push out ng content, kailangan nila yan, no? Yung ikaw yung magsusulat ng mga articles. Pero usually, sila, yung isang content team ng SEO, meron ng mga outlines yan at may mga keywords na yan na ibibigay sa'yo. Pati yung guidelines. So, let's say, ilang number of words. So, pagpasa sa'yo, ando na lahat ng detalye, isusulat mo na lang. And magre-research ka na lang nung iba-ibang topics. So, kay copywriter naman, ayun, siya yung magpa-final check, lalo kung sa mga advertising copies, no? Siya yung magpa-final check kung maganda ba yung pagkakasulat, compelling ba. So, may halo rin na psychographics and psychology dito kay copywriter. Pero nonetheless, kasi may mga tao na gifted talaga when it comes to writing. Kagaya nung wife ko, no? Tsaka nung halos lahat sila magkakapatid, no? So, naturally, kayang-kaya nilang gawin yun, no? So, ganun siya. Ako kasi hindi talaga, eh. Although, kaya ko, dahil sa experience na rin, medyo gumaling yung mata ko sa pagtingin nung, let's say, yung copy. So, alam ko kung maganda siya, kung mag-work ba siya. Nadaan ko sa experience, pero hindi talaga ako naturally gifted doon, no? Pero yun nga, kung ganun ka, magaling ka magsulat, meron kang feel for writing. So, pwede mo itong gawin, itong writing tsaka copywriting gigs. At hindi yan mawawala ng work kasi ang dami talagang demand niyan dahil
Billion, hindi lang billion, trillions yung ating website sa buong mundo. At ang dami dyan talaga nagpo-push out ng mga content. And yun, pwede kang as a ghostwriter and even yung authors actually ng mga books, no, naghahanap yan. Mga ghostwriters yan eh. So ginawa ko rin yan, ghostwriter for, yun nga, yung una kong client, no, SEO yung ginagawa namin. And marami rin akong nasulat na content para dun sa mga websites niya na grabe na yung rankings ngayon, no. So yun na yung last, guys. Hopefully, nakatulong na naman ako sa iyo. Ito yung mga online jobs for beginners and newbies na hindi mo kailangan ng ganun, ng experience actually. Kasi hindi mo kailangan din mag-undergo ng rigorous training, no. Yun nga lang, ito kasi, hindi ganun kaganda yung ceiling mo, no. Hindi ganun kalaki yung growth. Except siguro for writing. O kasi sa writing, guys, merong malalaki na yung rate. Sobrang galing na writer and copywriter, no. Kaya ako rin siya nilagay sa dulo. Pero hindi pa rin singgada, let's say, kung developer ka. Kasi merong mga developer dito na kumikita 5,000, 6,000. Hindi ako magugulat kung even up to $8,000 per month. Kasi yun naman, di ba, kailangan talaga ng sobrang rigorous na pag-aaral at training. At hindi rin siya kasing tasong ceiling ng, let's say, yung ginagawa ko, yung digital marketing. O kasi ganun din, sobrang kailangan mo rin daming, sobrang dami mo rin aaralin. So kung gusto mo na pag-aralan yung digital marketing dahil mas malaki yung potential niya, mas mataas yung ceiling, subscribe ka dito sa YouTube channel ko at tignan mo yung mga videos ko kasi I push out content about digital marketing. So sila Facebook ads, Google ads, TikTok ads, SEO. Yan yung mga pinupush out ko na content every week, mga in-depth tutorials about that kasi that's my passion. So kumbaga itong sinabi ko natin na verticals na pwede mong pasukin. Ito lang yung kumbaga I look at this as parang stepping stone. Na actually yun yung ginawa ko rin eh, 'di ba? Nag-general VA ako nung una. Para lang makapag-quit ako dun sa corporate job ko and makakuha ko ng experience and ma-build ko yung portfolio ko. So yun lang guys and I'm looking forward again to see you on the next one. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.